Hi guys, and welcome sa Goragon Canon. So, sa video na to, we're going to discuss yung tail docking or yung surgically pagputol ng buntot ng aso. Pero dito sa video na to, specifically sa Corgi na breed. So, yan. Bali, marami kasing nabibigla or na, yan, nagugulat sila na yung buntot pala ng Corgi is yung si Koy Koy pala. Bali, dito, meron din kami mga rescue cats na inaalagaan sa kennel namin. Isa ito sa 20 plus cats namin na nire-rescue dito at inaalagaan sa kennel namin. So, siya si Koy Koy, si Mikoy. Bali, quick history kay Koy Koy. Bali, nakuha namin siya sa basurahan. Parang tinapon siya. And narinig namin siya kasi, yan, umiiyak. Tapos, tapos yan, umiyak kasi umuulan nun. Tapos, yan, nakuha namin siya. Nirescue namin siya. So, yan, balik tayo sa tail docking ng Corgi. Specific ng Corgi. So, before we proceed, let's discuss lang quick lang yung two types of Corgi. So, yung Corgi kasi merong two types yan, or two breeds. Merong Cardigan Corgi at Pembroke Welsh Corgi. So, yung pinaka main difference between the two is yung Cardigan, meron siyang buntot. So, inaalaw siya na magkabuntot hanggang adult. Hindi siya manire-require. More on that sa video natin. So, tapos yung Pembroke naman, Pembroke Welsh, is yun yung mga tailless, walang buntot. Yan yung mga nakikita nyo sa mga pictures na mga may bubbly butt, na mga yung mga cute-cute videos ng mga Corgi na walang buntot. Sila yung mga Pembroke Welsh yun. Well, yung Cardigan is meron buntot. So, yan. Ito yung difference. Tapos, regarding sa attitude naman, yung Cardigan and yung versus Pembroke, mas medyo serious yung Cardigan. So, pag sinabi kasing serious sa Corgi, maingay talaga yung, as a whole breed, na makulit sila, napakaingay nila, konting kaluskos lang, magtatahulan na. So, very very good sila as guard dog, actually. Pero yung between Cardigan and Pembroke, mas outgoing yung Pembroke. Yung Cardigan, mas serious. So, for example lang, para ma-differentiate natin yung attitude. So, yung Pembroke, pag nakarinig sila ng ingay, magtatahulan agad yan. So, tatahulan kahit wala pang, di pa nila alam kung anong tinatahulan nila, basta may ingay, tatahol talaga yung tatahol. While yung Cardigan is mas serious siya. Kumbaga, hindi siya tatahol agad. Mag-assess muna siya, parang siguro titingnan niya muna kung ano yung source ng ingay. So, yan yung Cardigan. Tapos yung Pembroke talaga, very outspoken. Na sobrang ingay talaga. Pero, overall, yung pag-aalaga ng Corgi, very fulfilling and very, nakaka-masaya. Masaya. So, yan, balik tayo sa tail docking ng Corgi. Yan, dalawang breeds, Cardigan and Pembroke. So, yung tail docking. So, yan, hindi natural na tailless yung Corgis or yung Pembroke in this case. Bali, pag pinanganak yung puppy, yung Corgi puppies, meron silang buntot. So, meron silang buntot. So, hindi sila yung makita nyo na walang buntot sa mga pictures. Bali, naturally, may buntot sila. Ulit-ulit na ako. Pero yan, meron din pinanganak na inborn na tailless yung Corgi. Bali, may gene sila na ganun. Pero very rare yun and very yun, seldom na lumalabas yun sa mga litter. So yan, a matter of hereditary na din. So hahanap ka talaga ng unique tailless inborn dam and sire. Tapos imimate mo sila. So, mas malaking chance na lumabas yung gene na yun. So, hindi siya imposible. So, kung may mga breeders din naman yan na talagang kinukuha nila yung genes na yun para natural tailless. So, paano naman yun sa mga may buntot? Diyan na pumapasok ng tail docking. So, yung tail docking is yan yung pagputol ng buntot surgically sa sa buntot ng aso. So, yan yung term dyan is caudectomy. And maraming mga debate kung bakit or kung kailangan pa bang gawin yan sa mga buntot ng aso. Pero
we need to understand or we need to look at the history kung yung tail docking, kung bakit nga ba ginagawa siya. So, dito, sa in terms of Cordis tayo, ah. So, ang pinaka, one of the main reasons dyan is hygiene and safety na din. Kasi, yung Corgi kasi, breeded siya as hunting dogs or herd ng cattle. So, yan yung mga dogs na, herding dogs nila na, yun, binabantayan nila yung, or in-herd nila yung mga animals, na mga farm animals nun, like cattles, mga goats, mga ganun. So, sila yung nag-herd nun. And, yung mga breeders nun, parang yung buntot nila is mahaba kasi, naturally. So, more of a liability yun sa corgi, sa pag-herd ng cattle, which is their main purpose before. So, yun, pinuputol siya. So, tinitail duck siya. And second is reason is, yun, performance na din. Kasi, yun, mas mabilis pag walang buntot kasi yung hindi mabigat or yung hangin, aerodynamics niya, mabilis sila. So, yan yung second reason. So, third reason, na-research ko na in during Roman times, yes, Roman times, bali, ginagamit na sila or naniniwala sila na yung pag may buntot, sorry ako kung hindi ko ma-deliver ng tama, pero naniniwala kasi sila na prone yung aso sa rabies. So, medyo tagilid ako dun. Kasi, yun nga, maraming breeds na may buntot. Tapos, actually, years of study, napatunayan naman na walang connection yung buntot na mahaba or buntot as a whole sa pagiging prone ng aso sa rabies. So, X na yun. So which is ito na talaga yung pinaka main reason as of now. Yung tailless corgi, yan yung breed standard. So dito sa Pinas, yung PCCI, sila yung Philippine Canine Club. Nag-adhere sila sa AKC or American Canine Club na yan yung sa Pembroke Welsh is tailless sila. So yung description actually nyan is Pembroke is, you know, sabi dito, should be docked as short as possible without being indented. Occasionally, a puppy is born with a natural duck which is sufficiently short is acceptable. A tail up to 2 inches in length is allowed, but if carried high tends to spoil the contour of the top line. So, yan yung breed standard ng Pembroke Welsh Corgi. Wala silang tailless, dapat sila. Kaya, pinuputol, tinitail duck. While yung cardigans naman, yung may buntot, ito yung ano niya, yung standard niya. Set fairly low on body line and reaching well below hock. Carried low when standing or moving slowly, streaming out parallel to ground when at a dead run. Lifted when excited, yung buntot, but never curled over the back. High tail set is a serious fault. So, pinaka, sa description pa lang, yung Pembroke talaga, duck, as short as possible. So, yan yung breed standard ng Pembroke Welsh. So, that is the reasons na, ongoing reasons kung bakit tin-tail duck yung buntot ng corgi. So, kung babalikan natin yung history, yung purpose ng corgis is to herd cattles. And the reason why tinitail duck nun is, you know, sagaba lang sila sa purpose nila, liability lang sila sa pag-herd ng animals. Pero right now, ang governing factor kung bakit tinitail duck is to conform with the standards. Practice siya sa US and of course dito sa Pilipinas, pero meron ding countries na binaban yung tail ducking o yung pagputol ng buntot. Isa dyan ang Europe, United Kingdom, Australia, hindi sila
hindi nila ni-require or ban, actually ban, total ban, hindi pinuputol yung mga buntot doon ng mga Pembroke West. So okay doon ang mga no worries ang mga Pembroke West doon sa mga buntot nila. Ngayon, kailan ba or at what age dapat putulin yung buntot ng corgis Pembroke? Ang pinaka the best time kung kailan dapat putulin yung buntot ng Pembroke West is at least 3 to 7 days. So yung sa amin, pinapaputol namin siya 3 days. Para may reason kasi yan. And medyo yun nga, yun yung sad thing dun kasi puppy pa lang and wala pa nga, hindi pa nga namumulat yung mata. Pinuputol niya yung buntot tapos syempre masakit yan. Kasi may nervous system. Developed na din yung nervous system yan. Kaya makaka-feel ng pain. Pero, yan yung the best time. 3 to 7 days. Kasi, hindi pa matigas yung part ng buntot. Madali pa siyang ikat. Tapos, yan. Very tender pa yung tendons. And, for me ah, para sa amin ah, mabilis mag-heal yung sugat. Kasi, growing pa yung puppy. Nasa peak pa siya ng rapid growth. Kaya madaling mag-heal. So yung sa amin, yung 3 days na pinadak namin, syempre nasaktan yung mga puppies, umiyak sila ng magdamag, mga tinildak sila mga alas 3 ng hapon, tapos hanggang umaga umiyak sila. Pero yung iyak nila is in a way bearable naman, hindi sila yung nasa agony talaga, hindi. Umiyak sila kasi syempre makirot siguro, masakit. Tapos, yun. Pero after a day, okay na sila. Tinignan ko yung mga sugat, okay na, nag-heal na agad. Kaya masaya kami na matapos na yung pain. Pero syempre may pain pa yun. Pero at least, hindi na nabiverbalize sa pag-iyak ng puppy. So hindi na sila umiiyak masyado. So yan, 3 to 7 days, yan the best. Ngayon, may anesthesia ba? Wala. Walang anesthesia yung pag-tail duck ng puppies. So, pinutol talaga siya with surgical scissor. Ginanyan lang. Tapos tinanggal yung mga konting laman. Tapos, tinahi. Yung sa amin, dalawang tahi yan yung ginawa ni Doc. Tapos, very close talaga siya sa butt. So, very short as possible talaga. So, kasi pag lumaki yun, yun na yung parang bubble bath. Kasi yung puwet niya magaganon. Parang uumbok. Tapos yung tail niya is nasa kitna. So yan yung short as possible yung pagka-duck. Walang anesthesia kasi yun, puppy pa lang yun eh. Hindi kakayanin and syempre mamamatay. Most probably mamamatay yung puppy dahil hindi kaya yung anesthesia. Lalo na syempre yung liver developing pa lang and all, so walang sasalo nung anesthesia, so hindi siya ina-anesthesia, talagang putol, ganun lang siya, ginanon lang tapos tahi. Pero madalian lang talaga, tapos yan, walang gamot, so panatilihan lang. So pagka tail duck, yung pinaka so pagka tail duck, panatili yung malinis, yung higaan, palit sana, palit ng hapin or yung tela na ginagamit na tulugan. So palit ng palit. Kami, halos sa first hours, pinapalit-palitan talaga namin. Tapos tintingnan, pinupunas-punasan para mga hindi masyado at risk sa any infection or anything. So yun, tapos yun, maganda natin tail duck din siya as early as possible, as early as 3 days para less din yung trauma ng puppy. Para kasi may mga tinitail duck na almost 2 months old na, so matigas na yung bones. Tapos yun, in-anesthesia na sila. And syempre, may memory syempre yung dogs of that pain. And mas matagal na siyang mag-heal.
So, in the process, nagkakaroon ng trauma yung aso sa pagka-taildock niya. Sa procedure na pinagdaanan niya. So, yun. Ngayon, ipapakita ko si Toby. So, medyo mo... Toby? Ano si Toby? Toby! Toby! So, napaka-sweet yan. Yan, si Toby. So, yan, meron kami puppy dito. Papakita ko din. Dito yung ibang pusa namin. Yan. Si Georgia, si Fiora. Yan, as I mentioned, medyo magulo. Dito si Kendra. Siya si Kendra. Tapos siya. Kendra! Yan, wala nang bunto. Sorry. Hindi naman po. Joke lang. Ayan. So inahit siya, then tinahi, pinutol, then tinahi. So yan yung ano, yung buntot niya currently. So yan, ay sorry po. Apo. So yan. Ito yung iba. Yan. Yung iba. Yan. Tailduck na siya. Ayan. Ito yung mga buntot. Ayan. Ayan. So, pasensya nyo na medyo magulo. Ayan. Pero, ayan, lagi namin pinapalitan yung karton. Kasi ayaw nila ng tela. Kasi sumusuksok yung mga puppy sa tela. Tapos baka masuffocate or hindi makita nung ina. Is, yun, maapakan or anything. So, yan. Hindi, yan, naka... karto lang sila. So, binawasak to ni Kendra. Tapos, papalit-palitan na naman namin. Pag, yan. Mamaya, papalitan na naman to kasi medyo madumi na. So, yan lang. Yan yung mga namin. Yung si Kendra, si Toby, yun si Felicity, so, si Ollie, si Milo, si Fiora, si Madam Georgia, so, yun si Talika nasa taas. So, ilan yan sa mga cats namin dito. Si Gray-Gray. So, yan. So, yan. So, hopefully, meron kaming na impart na knowledge sa video na to. And, kung feel free to share, like, or tag your friends na sa tingin nyo makakatulong tong video na to or yun, makakaguide na din. Tapos, kung meron din kayong mga tips or comments, let us know sa comment section. Para at least ma-correct natin, ha? Or madagdagan natin yung ng more info yung video natin. So, thank you sa pag-watch and God bless everyone. Thank you. Bye-bye. Goragon Kennel!